Pag hindi mo hinarap ang problema, lalaki ang problema, hindi masolve ang iyong problema. 90% of the decision that you are going to make will be a wrong one, and you are going to regret it for the rest of your life. Videos that will make you wealthy and debt-free. Friend, tight ba ang budget mo at di mo na alam kung ano ang tamang diskarte? Sagot kita. In this session, pag-usapan natin the ultimate guide to saving money on a tight budget. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for supporting this channel. Sa mga kaiponaryos, ay maraming salamat. Okay, pag-usapan po natin ang budget. May mga nagsabi, huwag na natin pag-usapan ang budget, wala naman kong iba budget. Alam mo, kailangan pa rin natin pag-usapan. Kasi pag hindi natin pinag-usapan, maraming negative effects po ang walang budget. Number one, nagkakaroon ka ng increased stress and anxiety due to financial pressure. Diba? Pag hindi mo hinarap ang problema, lalaki ang problema, hindi masolve ang iyong problema. Number two, nagkakaroon ka ng limited opportunities for your potential and financial growth. Kasi hindi mo alam anong ginagawa, mali ang diskarte mo eh. And then number three, you have a difficulty in achieving your long-term goals. And short-term nga, hindi mo maayos eh. Paano pa kayong long-term? And then, syempre naman, you make bad financial decisions. Pag ikaw naman po ay financially stressed, it's a proven fact. 90% of the decision that you are going to make will be a wrong one, and you are going to regret it for the rest of your life. So, ano mangyayari po niyan? Yung quality of life mo ay maaapekto. At the same time, yung mga relasyon mo na nakapaligid po sa inyo ay maaapekto din. Yung mga mahal mo sa buhay, at the same time, syempre, yung mga taong tinutulungan mo. So, right now, ito nga, para sa mga tao na medyo tight ang iyong budget, para makawala po tayo, at saka makasave po kayo. O, ito na po ang gagawin po natin, ha? In order for us to fix the problem, you cannot solve the fruit of the problem, but you go to the root of the problem. Bago tayo mag-umpisa, kumuha muna kay papel at ballpen, at sulat nyo. Number one, kailangan natin gawin, evaluate your spending. Alamin nyo muna, ang tunay nyong gastusin. Kasi pag tinanong ko kayo ngayon, magkano ang monthly gastos mo? More or less. No, I want a specific. Kasi ang pera, specific yan. Hindi mo pwedeng sabihin, kanyari, magbabayad ka ng bill. Pwede pa more or less na lang. Less na lang, wag na more. Diba? So, write down your monthly expenses. Okay? That's number one. Sulat mo, ilista mo lahat ng iyong gastusin. Pag nalista mo na yung lahat ng gastusin mo, eh, syempre, divide na natin yan. Two section. Need section and one section. Ano dito yung pangailangan? Ano dito yung kagustuhan? Tapos, i-check natin. Check natin ulit. Ano mas malaki? Income versus expense. Pag malakas ang income versus expense, wala kang problema. Di ba? Kasi balanse ka eh. Nakaka-budget ka eh. Pero pag mas malakas ang gastos kesa kita, anong gagawin mo? Tanggalin mo muna ang one section mo. Di ba? Look for areas where you can cut back and eliminate some of your expenses. Like pagkakain sa labas, pagbibili ng mga mamahaling kape or mga mamahaling milk tea. Yung pag-shopping na hindi naman kailangan. Alam natin eh. Kaya nga wag na nating pahirapan pa. Di ba? I-prioritize mo muna natin yung mga upa, pagkain, groceries, tuition fee ng anak, allowance ng anak. From there, pag na-evaluate nyo na, the next guide, the next step, ha, ito ang gagawin natin. Create a budget. Alamin mo na yung budget mo, i-prioritize mo na. Una muna kuryente, pangalawa upa, medikasyon, diba, tubig, groceries. Unahin muna natin yan. At kung may sobra tayo, diba, kung may sobra-sobra tayo, that's a time na, syempre, pang-enjoy natin. Diba? Pag tight ang budget mo, kailangan gawin mo yan, mga friendship. Kaya nga, ha, Coach Liz Rivera, Nature and Cultures of Sikihor Channel, and Troy Esquera. Wait! Bago natin pag-usapan at tapusin tong video na ito, I want to share with you a secret. Shh! Yes, may ginawa na akong bagong YouTube channel. Ito po yung tinatawag nating Team Iponario YouTube channel, kung nandito po yung mga katatawanan, light moments, at the same time, syempre, cartoon series na po. Kaya after this video, bisitahin nyo na lang po. Ah. Now, back to our original conversation. Ano to eh, walang shortcut talaga eh. Pagka-tight po ang ating budget. And then next, number 4. Hindi natin maiiwasan na bumili. Kaya nga, when you buy smart or shop smart. Gamitin natin mga promo code natin kung gusto mong mag-shopping online. Gumamit kayo ng mga discount. Diba? Sa mga stores. Gamitin nyo yung credit card nyo. Minsan yung mga credit card natin nagbibigay ng 15%, 20% discount. Tuwing tayo bumibili sa mga restaurant, nagpaborito nating kainin. At the same time, ito pa. Please lang, huwag kayong mahiyang magkumpara ng presyo. Hindi porket ino offer lang sa inyo, bibili niyo na. Dapat matuto kayong ikang mag-haggle, makipagtawad, di ba? Anong masama kung kayo ito matawad? Ilagay lang natin sa tamang lugar. Huwag natin tawaran yung mga mahihirap. Tawaran natin yung mga may kaya. Like for example, pag ako bumibili ako ng mga appliances, humingi ako ng discount. Kasi sinasabi ko, sige, pag kinash ko, may discount ba? And 90%, parating may discount. Kung hindi, hahanap ako ng bank store na magbibigay ng discount. Huwag kayong mahiya. And then ito, next pa, kung tight ang budget mo, save on eating out. O,
Oo. Kasi sa totoo lang, ha, ang lakas natin umorder sa mga shopping app, ang lakas natin kumain sa labas. Pag kumain na kayo sa labas, ang kasama ng pamilya mo, mahina na 1,000. Gawin mo yan once a week, 4,000 a month, times 12 months, that's 48,000 pesos unnecessary expense. Kung talagang tight ang budget, either tanggalin mo totally, makakasave ka ng 48,000, or kumain na kayo ng once a month sa labas ng 1,000, 12,000, ang magagas mo dating 48, ngayon 12, magkano maipon mo? 36,000 pesos. At isa pang tip ko sa inyo, kung tight talaga ang budget nyo, pwede kayong gumamit na maraming free resources. When you say free resources, di ba, pwede ka namang makigamit na lang, like for example, ng gym membership. Friend, baka pwede makigamit. Next naman. Or if not naman, libro, makigamit ka na lang, manghiram ka na lang kung gusto mo talaga magbasa. Or if not naman, kung gusto mo talaga tight ang budget mo, wala ka pang Netflix, di ba? Manghiram ka na rin. Ng access. Pag tight talaga ang budget nyo, mga friendship, ang pinaka-best nyo talaga, dagdagan nyo talaga ang inyong income mo. Take on a part-time income, freelance work, or if not naman, sell items sa sabay mo na hindi kailangan. Offer your services to earn additional income. Alam mo, ito lang po sasabihin ko po sa inyo. Ang pagtitipid po ay may tinatawag na limit. May limit yan. Pero pag-earn ng additional income, walang limit po yan. Sky is the limit. Kaya nga, habang tayo nagtitipid, dapat nag-iisip din tayo paano madagdagan ang ating kita para maayos ang ating tight na budget. Kaya para sa mga taong talagang natatight talaga yung budget, nahihirapang mag-budget, ang tanong ko, na check out nyo na ba itong Piso Planner? This Piso Planner will help you on how to manage your personal finance. Nandito na po yung budgeting system. And not only that, meron din tayong sinusundan na 60,000 ipon challenge dito. Invisible 20, 50, 100. Pag nabuo mo to in 1 year, may 60,000 pesos ka. So if you don't have this planner yet, I encourage you to check it out. At naka-promo pa rin tayo. Once you order this, I'll give you 4 of my best-selling books for free. To know more, check it out na lang sa comment section or description section. Tatandaan, ang tamang karunungan, tamang kaalaman, ang susi sa pagyaman. As I always say in this channel, to a problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Bye. And not only manage your money, meron din tayong tinatawag na 6... Isa pa, ulitin natin. To know more, check it out na lang sa ko. To know more, check it out na lang sa main. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.